isa itong kurso ng ideolohiya na para sa inyong mga mananampalataya ng makapangyarihan Diyos. Ginagarantiya ng saligang batas ang kalayaan sa relihiyon, di ba? Kaya bakit ako inaresto? Kahit magkano pa ang kailangan magbabayad ng gobyerno, nagbukas kami rito ng mga sentro ng edukasyon at reforma. Gusto naming alisin ang inyong pag-iisip na naniniwala sa Diyos at tulungan kayong maging mga ateistang naniniwala sa Marxismo. Anong mga pakinabang ang naidudulot sa iyo nito? Nagawa tayong tiwali ni Satanas, kaya nilalabanan nating lahat ng Diyos. Sa pananalig sa makapangyarihang Diyos lang tayo makatataka sa kasalanan at sa impluwensya ni Satanas, makatatanggap ng pagliligtas ng Diyos, matatamasa ang mga pagpapala niya at makararating sa magandang hantungan. Ang makapangyarihang Diyos ang tagapagligtas, pero hindi yan makatotohanan. Sabi sa awit ng manggagawa, walang bathala o manunubo sa mundo. Sinasamba't sinusunod ng iglesia niyo ang isang ordinaryong tao bilang Diyos. Ang totoo ay nananalig ka sa isang tao. Ang makapangyarihang Diyos lang ang kayang magpahayag ng katotohanan at magligtas. Bukod sa nagkatawang taong Diyos, walang dakila o kilalang tao ang kayang magpahayag nito. Narinig namin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at lahat yun ay katotohanan. Kaya alam naming siya ang tunay na tagapagligtas na pumarito sa mundo. Napakatigas talaga ng ulo mo. Kapag nandito ka na, kailangan mong magbago kahit ayaw mo. Kung hindi, sa kulungan ang punta mo! Kung saan namumuno ang CCP, di ka mabubuhay ng dito sinusunod. Madilim na lugar ang kulungan at matinding nagdurusa ang mga mananampalataya ng Diyos sa kulungan. Yung iba namatay pa roon. Pastor Wang, ang mga banal na sumunod sa kanya sa mga nagdaang kapanahunan ay inaresto at ginawang martir. Ito'y panguusig dahil sa pagiging matuwid. Sabi ng Panginoong Hesus, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay di karapat dapat sa akin. Kung hindi ako magseseryoso, hindi ka aayos. Sabihin mo sa amin lahat ng nalalaman tungkol sa iglesia. Diyos ko, hindi ko na kaya ito. Pakiusap, protektahan mo po ako. Kapag handang isakripisyo ng mga tao ang kanilang mga buhay, ang lahat ng bagay ay nagiging walang halaga at walang makagagapi sa kanila. Ano ang maaaring maging higit na mahalaga kaysa buhay? Sagutin mo ako. Gusto mo bang umuwi? O gusto mong makulong? Tinanggap ko na ang tagapagligtas ang makapangyarihang Diyos at nahanap ko ang landas ng kaligtasan. At hindi ko pwedeng isuko yun. Ilang taon man akong masentensyahan o gaano man ako magdusa, susunod ako sa Diyos hanggang sa huli. Ito ang pinili ko.